Highlight unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. Highlight unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. Highlight unto you, little children, because ye have known the Father. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Sabay po. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Tuloy. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. We pray na maging pagkapala sa bawat isa. Matutulad kami. Napaka-basic to, Lord. But kailangan namin marinig lagi periodically, Lord. Para ma-remind kami, Panginoon, na mayroon kami dapat iwasan, Panginoon. Hindi namin mahalin. Hindi namin mahalin, pero mahalin namin kayo. At ang salita. We pray kayo pong manulati ngayong umaga. Gagabay sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makapun na po. Maraming po sa lahat. Bago kay, laki ni Arnel. Tayo nga kayong dalawa. Tayo kayong dalawa. Laki nga ni Arnel ah. Sige. Pogi nito sana. Magtapat to sa Diyos eh. Ng ano ko. Oo. Oh. Tsaka ikaw. Ikaw din. Lahat kayo. Amen. Amen. Para masaya din kayo. So, ngayon, very basic po ito kaya sinasabi ko kanina kasi nga, eh, lagi natin nadadaanan ito. Pero this time, kung napansin yung ating style no, sa preaching, doctrine, ay minsan pinag-focus tayo sa isang particular na bagay. So, ito naman ay very common nga. Okay, title po nito is Love Not the World. Amen. Sa Tagalog, huwag niyong mahalin ang sanlibutan. Ano ba yung sanlibutan? Mamaya, define natin. Kaya basically, yan yung mga tao sa sanlibutan. At saka yung mga bagay na uso dito sa sanlibutan. Ito yung mga talaga namamayagpag. Okay, huwag kang magulat kung sa time ni Jesus, di ba? Ba't ni lahat naging Kristiyano, eh, makapangyarihan si Jesus eh. Hindi ganun, hindi niya inaalaw yun. Sana gusto niya lahat nga, sabi, ang panalangin natin is, kung ano yung meron sa langit, ito yung matupad sa lupa. Pero, prayer yun. Hindi nangyayari yun, hindi nalaw ng Diyos yun sa, alam mo na, in an instant, ngayon, hindi pa, later, mangyayari yun. Unti-unti sa millennium, halos mangyayari na yun. Hindi pa rin perfect kasi nga, may kasalanan pa rin eh. Pero mawawala muna, for 1,000 years. Pero may kasalanan pa rin yun, hindi pa perfect yun. Sa langit na new world, ni heaven, and new earth, dun pa mawawala yung kasalanan. So, pero ngayon, pastor, hindi naman pala mangyayari yan eh. Pwede mangyayari yan at least to some, well, sa church, di ba? Kahit mga loko-loko yung kapitbahay, at least sa church, di ba? Maganda dito ka sa church. Naramdaman mo yung at least yung ganong klase ng environment. Kasi nga, confined tayo dito, dito lang tayo. Napasalamat nga ako, dito yung mga loners, di ba? So, si ano daw, mahihain daw to. Parang ganyan din ako eh. Kung napunta ako sa church, siguro na mas maaga-agad. Si ano, okay na okay, amen? Asa matanda na ako napunta sa church eh. 20. 21. Kaya, so yan yan. So, ang second, ang subtitle nito, Written Advice Applicable to All. Written, malalaman natin bakit ganun. Kasi nga, dito puro write, I write unto you, I write unto you. Okay? So, para maintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos. Okay, so, introduction po. Sinong in love dito? Ha? Sino? Taas ang kamay. Kita nyo na, wala. Hindi. Hihiya kayo, no? Ayun! Ay, kilig na si mom yan. Ako din. So, maraming kong pwedeng ma-inlove, di ba? Sa studies nyo. Inlove ba kayo? Yung primary yan, siyempre sa asawa nyo, kung may asawa kayo. Amen? Family sa Panginoon. At yun ang pag-usapan natin. Pero dumaan tayo sa mga ano. Nakakita na ba kayo ng dati, sweet na sweet? Mga mag-asawa. Cyrus, sweet ba yung magulang mo?
Wag mo na sagutin. Okay. Pange. Ang sweet ba yung ano mo? Wag yung sagutin. Ito. Gusto ko lang itanong sa inyo kasi nga ano? Pero kung kayo nanonood kayo ng showbiz, di ba? Nakakita kayo na ikakasal dyan, di ba? So, sino yung mga kilala nyong kinasal na sweet na sweet? Sweet na sweet. Gagastos pa yun na napakalaki, di ba? Tapos may mga ceremonies, papakita pa sa public, invitado mga sino-sino. Bandang huli, ano nangyari? Iwalay. Gusto kong ano yun. Kilala nyo ba si ano? Sino pinagsuntukan? Pasuntukan ni Tulpo? Si Claudine ba yun? Claudine nga ba? Claudine, okay. Tama. Eh, yung mga sikat ng bata kami. Diba? Nauna, in love na in love, diba? Sikat yan pareho, maganda, pogi, mesal. Nung huli, nagsuntukan na, ano nangyari yun? Kasi ang pag-ibig ng tao, hindi perfect. Amen? Ganun din, mga minsan magkaibigan, pangundang huli, magka-matalik ng magkaibigan dati, tapos nagkaroon ng naging matalik ng magkayaway. No? At pangit. So, hindi dapat tayo maging ganun sa Panginoon. Amen? By the way, bago kayo magkaroon ng ganung relationship na maganda, gusto ko lang sabihin, di ba, kasi nasa context din natin, hindi yung pwede yung ano, hindi yung pwedeng passive ka. Alam niyo, passive, mga bata, ibig sabihin, bahala na kung gumanda yung relationship namin, hindi gumanda, kung hindi, di hindi. Hindi ganun. Ang loving relationship, may effort yan. Amen? Especially sa lalaki, sa babae, yung lalaki mag-effort dyan. Okay? Kahit anong sweet-sweet mo dyan, kung di mo pinapakain, may buwisit sa'yo yan. Amen? Kaya mga lalaki, isa yun sa mga main ano natin. Ito, mga bata pa lang, may masipag kayo, matalino. Amen? Nag-asawa kayo, para kayong may langit sa lupa, sabi nga nila. Amen? Huwag na pagandaan nyo yan. Godly yung family nyo. Hindi, edi yun. Ba't sinasabi yun? Kasi nga, ang topic natin ngayon is love, not the world. So, pag-uusapan natin yung pag-ibig ng Diyos, kukontas natin sa sanlibutan. Mamaya tayo punta sa sanlibutan. May gusto lang itopic dito muna. Sabi dito, napansin nyo sa bandang dito sa verse 12, 13, 14, paulit-ulit daw sinabi ng kanina sa chapter 1, di ba? Kasi sabi, I write unto you. Sino sumusulat pa dito? Ng love letter, kung ano man yan. Di na uso, pastor eh. Chat na lang eh. Ganon din yun. Sinulat mo yun, di ba? Iniisip mo yun bago mo isulat. Kung matino ka, ayaw mong mapahiya sa sinusulatan mo. Ayaw mo maging bastos, ayaw mo maging araw kang walang utak, di ba? So, iniisip mo kung paano yan. So, lalo sa panahon nila, pag nagsulat ka, particular sa isang tao, isang grupo ng tao, nag-iisipan mo ng gusto. Amen? At mapansin nyo dito, kung nabasa nyo kanina, may sa bata, may sa matanda, may sa mga middle age. Okay? So, sinasabi natin dito, importante, nakafocus yung, gusto ko lang sabihin na significant yung nagsusulat ka sa isang tao. Amen? So, kung may nagsulat na sa inyo, alalahanin nyo, importante kayo doon. Pero, iba nga, kasi nalaro din yan eh. Kaya ngayon, ang mga bata ngayon, iba na rin eh. Kaya siya, nakapansin ko sa inyo. Di ba, may mga post kayo na papansin? Di ba, kahit hindi mo naisip yun, may nag-post, tapos sabi mo, ay, ipapost ko rin to. Ayun, ano may mga pinapost nyo? Inunfriend nyo na ata ako eh. Gusto kahit may isa lang, ano yung mga papansin na post? Oo, oh, i-heart nyo naman to, mga ganyan. O kaya, ha? Outfit of the day. Ano pa? Hindi, iba ka. Talaga nakakatawa eh. Oh, yung mga ano? Yung mga walang ano, yung mga single dyan. Ano naman? Mga ganun ba? So, yung parang laro na lang yun. Hindi na to, yung sinasabi natin dito. Ito, pag talagang focus to, sinulatan mo siya kasi may dahilan. Okay? And again, nabasa natin ito kanina, may mga particular, sinulatan sila ni John, may mga dahilan.
mini-remind pa sa kanila, kayo, malakas kayo, kayo, matalino kayo, mga father. Yung mga children, pinatawad kayo. So, babalikan natin to, basta intindihin nyo lang mamaya, kasi ang pinaka-pretext natin yan. Okay? Sinulatan sila, para may sabihin sa kanila importanteng bagay, huwag nating maliitin. So, ganun din tayo ngayon, binabasa natin yung John, verse John, para sa atin din to. Amen? Balik tayo doon mamaya. So, this time, i-define natin yung world. Ano yung sabihin ng world? Okay? Sanglibutan. Mabuti ba ang sanglibutan? Hindi nga, depende sa context. So, dito na tayo sa chapter 15, verse 15. Sabi niya kasi, love not the world. Doon muna tayo. Huwag mong mahalin ang sanlibutan. So, nabanggit ko na kanina, pag sinabi itong word na tinatukoy dito, ito yung mga makasanlibutan yung uso dito. So, kayo, lagi niya sabi sa inyo, di ba? Madala, siguro, punding-punding na rin kayo sa akin. Kung ano yung uso, ayaw ni pastor. Eh, meron pang iba naman, nasobrahan naman, yung pastor na ano eh. Ayaw ko ng Facebook. As nag-preach siya, magaling to kaso nga. Hindi ko maintindihan ba ito yung Facebook na namin. Sabi niya, ano yan, baka nakaka-addict niya, kaya ayaw ko dyan. Nag-preach siya. Ano yung sabi niya? Kalimutan ko. Basta about Facebook, sabi, why Facebook is parang evil, parang ganun. So may mga point naman siya, tama din. Nakaka-addict, puro kayabangan, kabastusan, diba? Tama rin naman. Finish niya, nirecord niya sa YouTube. Okay, pa-share to sa mga friends niyo, ha? Hindi nyo nag-gets. Antok ata si Jano eh. Nag-gets nyo ba? Okay, huwag kayo mag-Facebook ha! O, pakishare to sa friends. Huwag sabihin ko dapat balance, amen? Pero tama yun, nakaka-addict yan. Sabi, pastor, bakit hindi ko sinabi huwag kayo mag-Facebook? Sinasabi ko, ingatan nyo, gamitin nyo yun na maayos, amen? So, Stephen, malapit na magkaroon to ng ano. Pag nakita ko, mature na. Eh, ingit na yan eh. Eh, ang dami namang tablet dyan, bis. Pero pag nag-mature ka na, walang problema yan. Amen? Alam mo kung kailan ka mag-post, alam yung po-post mo. Di ba? Eh, inaasahan ko rin sa mga bata, talagang may period din ako, kalokohan eh. Kaya nga, so huwag niyong mahalin yung uso ngayon. Amen? Hayaan mo lang, gamitin mo ang tamang gamit. Alam yung mga makamundo. Yung term na makamundo, ay mga adult, alam nyo ba ibig sabihin sa amin yan? Ha? Alam nyo makamundo? Medyo generic kasi. Pero pag sinabi sa amin mga makamundo, ano yan? Talagang kabastusan yan. Ganun yun. Kung anong uso, by the way, buksan mo lang yan. Channel 2, Channel 7. Ano yung makikita mo doon? Yung example ko sa inyo. Okay, puro tawa, puro kalokohan, puro kabastusan, kayamanan, kayabangan. Natindihan nyo ba? Kamunduhan yan. Gusto ko yun, excited nga kayo dyan minsan, di ba? Excited na excited, puro daldalang, pwede rin ganun. Nakita ba yun? Dati kasi, ganito, sabihin ko sa inyo, nung yun nga, bata kami, wala, iwanan lang kami dyan, nanonood kami ng TV. Eh, dati, hindi pa nga masyadong uso yung ganyan eh. Pero meron na rin dati nun. Iniiwanan lang. Hindi kami nagkaroon nun, bad. Yan, nagkaroon din kami nun. Nagkaroon, PlayStation. Bago yun, yung ano, Famicom. Bira, 16-bit yun, no? Tinatsaga namin yun. Baka mundo rin yun eh. Hindi tama yun ako, hindi ko iwanan yung mga anak ko. Misa, nagkakapaglaro sila dyan, di ba? Pero lagi may oras yun. Dapat alam nila na confined nga yun. Ibig sabihin, meron lang time dyan. Amen? Alala ko yung daldalan, ganun din yun. Kaya nanonood ako noon, alam na alam ko yun. Pagkatapos sa Edbulaga, chismisan yun. Alam nyo, puro talk show yun. Walang kwenta-kwenta. Kaya ang daming tumatanggol sa mga bakla ngayon. Ganun din, dun yun. Walang magawa. Umain na kami. Kasi manonood ako. Sino mong bida dyan? Mga bakla. Papangit. Pero pag wala kang ibang mapanood, yun ang ano eh. Alam mo, nakakatawa. Eh kung di ka nakikinig ng preaching dito, di mo alam yun. Amen? Di mo alam, nagalit pala ang Diyos doon. Pangit lang mga yun. Gusto ko yung ganyan-ganyan ka lang. Oh, okay lang pala mag-usap-usap, daldalan. Mga pinag-usapan doon, wala nga kwenta-kwenta. Yung mga buhay ng usinong ganyan. Alam mo ba na naghiwala? Anong pakialam ko doon? Amen? Pero alam nyo,
Ito maganda dito. Pwede din natin silang pag-usapan, di ba? Example sila ng masama. So, okay lang yun. Kaya minsan, alam din natin yan. Si Brad nga, dati updated lagi yan. Kasi nga, wala kaming ginawa nung hindi manood. Ngayon, lalo kayo. Wala kayong kaano, kung may load kayo. Wala kang balak mag-chismis. Ting! Ah, naghiwalay na ba? Diba, nakakasal yun. Patayin nyo yun, ha. Merong option dyan. Yun ang maganda dun. Yung kailangang updated kayo sa latest kay... Sino naman uso ngayon? BTS. Mabading din natin. Anyway. Tumagal tayo. So, naintindihan niyo po yung makasanlibutan. Again, hindi tayo dyan aalis tayo sa mundo. Hindi ko sinabing ganun. Pakinggan natin na si Jesus. I mean, dyan, ano ba yung bad? 15, 16. Kailangan ba ating ano? Kailangan ba ating umalis sa sanlibutan? Mamatay ka na nun. John 17, I pray for them, I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. Okay, ito po yung mga naligtas. Sa Panginoon tayo, pinag-pray tayo ng Panginoong Jesus. Anong gusto ng Panginoon sa atin? Asa na ba yun? Nahanap ko. Yan. Okay, sabi ito, I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from evil. Okay, so nasa sanlibutan tayo, hindi pinalangin ng Panginoon. O sige, lahat kayo sa langit na. Agad-agad. Hindi pa. Maglilingkod pa tayo sa Diyos dito, di ba? Mag-effort tayo ng rewards. E sabi dito, ang Panginoon, alam niya na tayo ay delikado sa mga kalaban, di ba? So, ang prayer ng Panginoon, habang andito tayo, ay tayo protekta ng Diyos. Okay, pero pansinin niyo lang, nasa sanlibutan tayo, sabi dito, hindi niya pinag-pray na alisin tayo sa sanlibutan. Napansin niyo ba yun? Nasa sanlibutan tayo. Kasi sabi niya dyan, hindi tayo alisin sa sanlibutan. Ibig sabihin, hindi pa tayo mamatay. Pero nasa sanlibutan tayo, ibig sabihin, namumuhay tayong kasama ng mga taong unsaved. So, gagawin natin, ingatan tayo ng Diyos. Yun ang panalangin, huwag kayong mamatay, huwag naman tayo maging Buddhist. O yung mga, ano yan, yung nag-secluded, ano na, life. Hindi tayo gano'n, mga monk. Diba, yun ang philosophy niya, mga monk. Kaya may mga madre. Alam nyo ba yon? Hindi sa Diyos yon. Wala sa Bible na magkulong ka dyan. Tapos nagkalbo, tapos nagkukung fu, di ba? Lalabas sa pelikula. Ewan ko, totoo din yun. Pero, regardless, wala siya Bible. Amen? So, kaya, wag mong mali. So, alam niyo na yung mundo. So, pag-isapan natin ngayon. Di ba pala? Hindi matapos to. So, mamayang hapon, yung mga points natin. Pero this morning, dito muna tayo sa mga, tingnan natin yung pag-ibig ng Diyos. Para mali niyo yung Diyos. Amen? So, sino dito ang in love? Ha? Yeah? Sino gusto nyo lagi kasama? Kung sino yung minamahal nyo, di ba? Kaya nga yung iba, ano, mahali sa bahay, hindi gusto yung kasama mo. So, yung mga young people naman, excited na, ito, puro mga ano nung post nito eh. Mesh. Friend pa ba tayo? Ay, normal yan. Ito, si yung anak ko nga eh. Eh, binata na rin, di ba? Pag gusto mo yung mahal mo, lagi mong kasama, di ba? Okay naman yun. Pero kung gusto natin maging mabalance yan. Amen? So, pag-asapan natin yung pag-ibig ng Diyos. Gusto niyo ba yun? Para mag-excited kayo, hindi yung mag-church tayo. Eh, ako na naman yan. Number one, yung mga passages na kinumanto ng Diyos, na mahalin natin ng Diyos. Marami po ito, hindi ko maubos. Pero kumuha lang ako ng mga, alam mo na, mga sikat, tsaka yung mga nauna. Deuteronomy 7, na, 6 muna. Nalis ko yung iba kasi, ito yung mga sikat na kinuman tayo ng mahalin ng Diyos. So, ang gagawin natin? Mahalin natin ng Diyos. Okay, basa. Ready? Go. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and all thy mind. 7:9. Ito yung verse natin dati. Sabi dito, ba't mali? Tama. Know therefore that the Lord thy God, He is God, He is the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him
and keep His commandments and a thousand. So, mahal ba ng Diyos lahat? O, punta tayo doon mamaya eh. Hindi lahat. Okay? So, mahal niya yung sumusunod sa Kanya. Una, may mga ligtas. Pero, lalo pag ikaw ay hindi backslider. Deuteronomy 10:12. Kayo ulit. Ready, go. And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all His ways, and to love Him, and to serve the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul. Okay, so kailangan natin mahalin ng Diyos. Amen? Marami pang iba, pero yung pinaka doon, yung mahalin. So, Deuteronomy 11:1, ako naman, therefore thou shalt love the Lord thy God with, and keep His charge, yung charge, yung pinapagutos niya, and His statutes and His judgment and His commandments always. So, kinuman sa atin yan, dito tayo sa New Testament, Matthew 22:37, sino na? Ayun na, ready, go. Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Okay, kinabisado natin yan, yung Luke 10:27, parallel po yan sa Mark 12:30, ganun din po, Lord. So, pinag-uutos yan ng Panginoon, amen? Amen. Bakit kaya? Eh nga, yung anak ko, ba't ko inuutosan niya? Sabi, oh, please muna, oh, I love you, tatay, ganun kami. Gusto ko kasi yun, amen? Yung nag-iisip-isip ako, sarap ng buhay itong mga to. Ano ba yung magagawa nila sa akin? So, mamaya yan nga, misa naasad ako, hotdog ang ulam. Ayaw pa. Nakakasa, di ba? As pag nainitan, tada, aircon. Sarap ng buhay nito. Ay, sakay naman ang car. Di ba? Ano yung magagawa nila sa akin? Isa lang. So, wala naman silang magagawa eh. So, minsan, sumusunod sa ano, pero gusto ko lang mahalin nyo ako. Amen? Masaya na ako nun. Natanggapin ko na naman yung sermon ng boss ko. Oh, wala. Pabaho lang. Kasi, kailangan ko silang provide sa kanila. Amen? So, ganun din ang Diyos. Huwag niyong underestimate lang. Gusto ng Diyos, mahalin natin siya. Normal yun. Sa mga taong nagmamahal din. At nagpo-provide naman. Amen? So, pangalawa po itong mga verse naman na isa lang actually ito. Napatunayan daw yung pag-ibig. Okay? So, sino dyan ang ano, di ba? Yung mga babae daw dati, ganyan eh. Napatunayan mo ang mahal ako. Ba't gusto mo? Kasi nga, iba peke. Diba? Kailangan patunayan. Ganun ba ang Diyos? Okay. Kayo na ba? Ako na. Thou shalt not hearken unto the words of that prophet or that dreamer of dreams, for the Lord your God proveth you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. So, ganun daw po yan. Yung sinasabi dito mga fake prophet, minsan sinusubukan tayo ng Diyos. Okay? Kaya tayo ako, hindi ako magtatampo dito, ayaw nyo dito, eh, nasubukan na kayo. Ginagawa namin kayo mabuti dito, tinuturo namin tama, makapakipakinabang sa inyo, tapos inayawan mo, eh, napatunayan ko, sino mahal mo. Amen? And again, pwede kayong magbago. Okay? Repent. Nagkamali ka talaga, na-miss mo ang church, kasi alam mo, mali ka, bakit ka nag-backslide, na-realize mo ngayon, nangyari din sa akin yan. Eh, nahiya rin ako, pastor, kasi binisita nga ako, eh, layo nila. Bagay, may motor naman siya nun. Nalala mo hindi. Tsaka kahit nung lumipat kami nun, na-miss ka ng pastor mo. Amen? Kasi walang iba eh. Walang ibang paraan para kayo malapit sa Diyos bukod sa, siyempre, magbasa kayo sarili nyo. Kaya nyo ba? Kaya ganyan tayo mabaptis. Hindi tayo niniwala na umattend kayo kung gusto nyo kay kailan. Parang mga Katolik, di ba? Ang dami nila pag Pasko, pag ano, wala na. Anyway, malayo naman tayo sa kanila. So, sana maintindihan natin yun. Pinapatunayan ng Diyos kung ano, mahal nyo ba talaga ako? Ganun ang pag-ibig ng Diyos. So, isa lang yung nakuha kong verse dyan. Pero next, isa ito yung mga marami. yung huling section natin ng pag-ibig ng Diyos, ito na yung mga blessing. Amen? Tingnan nyo. Kaya mahalin natin ng Diyos. Huwag tayong ano, lukewarm. Huwag tayong ano, passive nga. Mahal ko Diyos, hindi. Okay lang yan. Kanino mo nakuha yan?
Nakuha mo yan sa Catholic. Nakuha mo yan sa mga kunwari Kristiyano. Hindi ka tanggap-tanggap yun sa Diyos. Amen? Amen? Kahit ako yan, kahit yung mga anak ko, minsan tinatamad magkikis lang eh. Kaya tamad pa. Kaya, aluwi ka. Kiss ka lang eh. Ayan. Yan si Stephen, hindi na nagkikis yan. Laki na eh. So sabi ng Panginoon, ito ha, itong mga nagmamahal sa Diyos, ano sila? Kayo na po, di ba? Ready, go. Nevertheless, the Lord thy God would not hearken unto Balaam, but the Lord thy God turned the curse into a blessing unto thee. Because the Lord thy God loved. Yun. So pag mahal ka pala ng Diyos, so kilala niyo yung Balaam na yan? Okay, mahilig kayo sa ano, Tagalog. Okay lang din yan. Balaam, para sa ano, ganyan. Isaac, hindi naman Isaac, di ba? Balaam, ganyan ang mga sa English eh. So, kilala si Balaam? Yung hinar ni Balak? Kano eh, di ba? So, hinar si Balaam na i-curse. Ibig sabihin, sumpain eh. Ibig sabihin, para sila yun. Ano mo na, magkasakit. Sinong nagko-curse dito? Ay, galit kayo kayo, no? O, sana madapa ka. Ganun yan, di ba? So, ito, hinar to kasi medyo prophet stand, ano to eh, standing, hindi ko alam. Debatable yan. But anyway, hinar to si Balaam, sabi niya, i-curse mo yan. Kaso hindi kaya ni Balaam kasi nga, sabi dito, hindi hinayaan ng Diyos. At anong nangyari, blindness pa sila. Pero sabi dito, because the Lord thy God love thee. So, ang point natin, pag mahal ka pala ng Diyos, lahat ba ng tao mahal ng Diyos? Alam nyo na, di ba? Kung Katoliko kayo, yes! Kung Pentecostal kayo, yes! Hindi lahat ng tao, kaya nga may impyerno, amen? Eh, mga backslider, mahal ba ng Diyos? Naligtas? Ayun, meron. Pero medyo asal din siya sa'yo pag backslider ka. Pero ang mahal ng Diyos, yung pera, yung talagang mamatay na sa paglilingkod, amen? Tapat, okay? So, nasa naba ako? So, marami po ito, no? So, Nehemiah naman. Nehemiah 1:5. Tingnan natin, anong meron ng mahal ng Diyos? At mahal ng Diyos? At mahal siya ng Diyos? At mahal niya din ng Diyos? Nehemiah. Nasa na Nehemiah? Ezra, Nehemiah. Ayun. Sabi dito, ay, sino na po? Kayo ulit. I beseech thee, Okay, may ulit-ulit siyang covenant, ha? Pag sinabing covenant po, sumpaan yan. Okay? So, parang mag-asawa, walang iwanan. Okay? So, pero yung iba, iniwan ng Diyos, inayaan din ng Diyos. Contract breach yun, eh. Breach of contract. Pero pag ikaw daw, ay, mahal mo ang Diyos, hanggat mahal mo ang Diyos, ito pa sa mga backslider to. Kunwari, talaga nag-backslide. Alam niyo yung backslide? Ito yung dapat mong lakaran. Ay, umayaw ka. Pero ligtas ka. Anak ka ng Diyos. O, anong gagawin sa'yo ng Diyos? Papaluin ka. Pero, ang hirap bumalik. Pero pwede. Balik ka lang. Amen? Lalo niyo naman yung ano eh. Di ba? Prodigal son. Balik ka lang. Ngayon, pero ito, pag ikaw daw yung nagkikip ng covenant, isabihin, kung ang sinabi ng Diyos, gagawin ko. Sabi dyan, and mercy for them that love Him, and observe His commandments. Okay, ibig sabihin nung talagang hindi kahayaan. Ang sabi niya sa'yo, gawin mo yung covenant niya, okay? Basta huwag kang sisira, ako po, protektahan kita. Yan yun, sa Daniel 9:4. Paganda ng paganda to. Actually, hindi pa po lahat to, ha? Pinili ko lang yung napaganda mga verses. Sa Daniel 9:4, ito yung panalangin ni Daniel. Ako naman, I prayed unto the Lord my God and made my confession and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant of mercy to them that love Him, to them that keep His commandments. Parallel, si ba? Ano nakita nyo? Keep His covenant, mercy, great and dreadful. Ibig sabihin nun, terrible, nakakatakot siya. Hindi siya pangit, nakakatakot siya. Kasi pag siya nagpahusa sa'yo, patay ka. Yung sabi ko sa'yo. Kaya yung solving ko kahapon, no, makilagay nga pala yun, si pangalan, bakla-bakla. Daron, okay? Talagang inano ko sa kanya eh. Kasi hindi ako natuwa sa itsura mo eh. Pero bata pa kasi.
Kaya naawa ako. Amen? Sinabi ko yung totoo, ano naman siya, mukhang okay naman sana. Okay? Kaya sabi dyan, nakakatakot siya. Pag siya pinagparusa, ano sabi din sa, binasa natin kanina, Leviticus 20:30, mga bakla, dapat kayo pinapatay kayo eh. Ngayon, kung hindi ka pa nga andun, natakot ka na. So, ganun din tayo ngayon. Meron, hindi tayo bakla, pero so, may mga tayo sinusuway tayo minsan, di ba? So, matakot ka sa Diyos. Pero, pag ikaw ito'y nagtapat, minahal mo siya. Okay, amen? Positive. Romans 9. Ito tayo sa New Testament. Romans 8, I mean. Kayo ulit, no? May basa po. Ready? Go. Nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Okay, nabisado nyo na yun, di ba? From 38. So, alam nyo naman yung context niya. Pag anak ka na ng Diyos, mahal ka niya, magkasala ka man, kapaluhin ka, pero mahal ka pa rin niya eh. Kaya sabi, walang maghihiwalay sa'yo sa pag-ibig niya. Ang ganda nun, di ba? So, aalis ka ba doon sa pag-ibig ng Diyos? Saan ka pupunta? Sige nga. Walang ka-protection. Syunga-syunga ka nun. Amen? Second Corinthians. Second Corinthians 13. Ako naman, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. So, panalangin ni Paul, syempre, gusto ko yung mga anak ng Diyos, andyan yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Hindi ko gusto kasi yung galit ng Diyos sa mga hindi sumusunod. Hindi naikinig. Alam nyo ba yun? Sino yung napalo na kasi hindi ka naikinig? Eh, lalo na pag mainit ang... Sabi siya, huwag ka dyang, ano, makinig ka! Ayaw mo makinig. Sino sa atin ng... Lahat tayo siguro naman, no? Yung lalo yung takot na yung tatay mo kasi ang kulit mo. Mapala. So, kaya ang gusto ng ni Paul, ang blessing niya sa kanila, panalangin niya, ganun din tayo ngayon. Ang gusto ko, kayo ay manatili sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Anong sabihin nun? Eh, pastor, pag namatay ka na, na alam mo na, disgrasya ka sa dahil sa kakulitan mo, ligtas ka pa rin kung ligtas ka. Pero parang hindi kayo inibig ng Diyos, di ba? Magtitignan mo yung ganun. Yung ligtas nga, napahama kasi. Alam mo na, ano pwede mangyari sa inyo? Napabalkada, sa loko-loko. May mga ganun eh. Hindi, parang hindi ka nag-abide sa pag-ibig ng Diyos. Amen? So kaya panalangin natin sa bawat isa atin, doon tayo mag-abide, okay? Ang pag-ibig ng Diyos, andyan naman yan, kahit saan. Kaso, mas lalo sa church. Amen? Pag humihiwalay ka na, ayaw mo na sa church, mahal ka pa rin ng Diyos, tingin sa mga mukha mo niyan. Amen? Parang sa magulang niyo, kunwari, sinusuway mo yung magulang mo, tapos sasabihin mo ba ng, oy, di ko ba ako mahal? Eh, sinusuway mo ako eh, tawin ka pa ng mas malakas niyan. Yun ang normal. So, bira, wala namang ganun sa inyo, di ba? O meron? Eh, nakakalam niyan. Next, second, pangilan na ba to? Third to the last. Introduction pa lang po tayo. Pero kasi maintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos. 2 Thessalonians 3:5. Kayo ulit. Ready, go. Ganun din. Ang panalangin niya, i-direct kayo ng puso nyo. Yun ang ginagawa natin minsan sa preaching dito. Nakikita ko yung iba sa inyo, tinatamad. Yung iba parang wala sa sentro ng kalooban ng Diyos. Tinatamad. Ibang utak. So, panalangin ko sa inyo, yung puso nyo, ito yung pastor yung gusto ko eh. Dito ka sa Diyos. Amen? Sinong gusto mo? Diba ito, yung mga young people din. Yan na naman tayo, mga young people. Amen? Ano? Ito yung maganda Kristiyano dapat yung mahalin mo, di ba? Pastor, pogi ito eh. I-direct mo yan kasi pag yung pag-ibig niyan, kung hindi pag-ibig ng Diyos, pag magkahiwala, hindi maganda ang pamilya. Amen? Amen. So kaya ganun ang panalangin natin yan. Nakatapos na nga tayo ng ating ano, love, courtship, marriage. Ewan ko na lang.
Gusto ko pa kayo ng unsaved. Amen? Second to the last. So, mag-abide kayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Andiyan ang blessing. Second John. One, three. Sino na ba? Ako na ba ulit? Kayo na. Sige, ready, go. Receiving you mercy and peace from God the Father and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. Magkasama po lagi. Yung kinabihan yung kanina, di ba? Anong sabi ng, anong gusto ng Father na mag-worship sa Kanya? God is a spirit, and thee that worshiping must. Hindi ano, hindi optional 'yun. Pag si, magmamahal ka sa, magsasamba ka sa Diyos, dapat lagi may katotohanan. Kaya yung mga kulto, ala, ano na agad sila dun eh. Exempted na agad sila eh. Kaya, yeah? Hindi ka ligtas, hindi ka nagtatawag totoo, pastora ka pa dyan. Pastora pa more. Kasi binabanata kasi talaga ang laking ano, kalokohan eh. Kaya, sige lang. Sabi, in truth and in love. May pag-ibig na totoo. Hindi yung wala nang pag-ibig ng Diyos. Unless, last, sorry. Jude. Ay, no, kilala niyo si Jude? Tapang to eh, di ba? Si Jude. Pwede sabi niya, makibasa, ready, go. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ, okay, so ligtas na kayo, ligtas na kayo. Pero gusto lang sabihin dito, dung pag sinabing keep, manatili kayo doon. Pag kayo ay katulad naman, again, mga anak natin, oh, anak, ito tayo ha, sa church tayo, kunwari si Stephen, lumalaki na. So kung na, hindi ako pastor, inadala ko sila sa church, di ba? So pag humiwala yan, anong gagawin ko? Subukan ko pa rin, ano, di ba? Sa church tayo, para andito yung pag-ibig ng Diyos, saka yung pamilya natin. Pag humiwala yan, wala nang magagawa doon. So, pwede ko bang sabihin nasa pag-ibig pa rin siya ng Diyos? Pwede, kasi ligtas eh, kung ligtas ha. Pero still, wala siya doon sa parang protection ng Diyos. Kasi humihiwalay ka eh. Kaya sabi ko, keep yourselves ha. Hindi yan Calvinist, hindi yan automatic. Pag sinabing, keep yourselves. Kunwari, Rafi, keep your shoes. Kunwari, bayaan mo lang ba yung shoes mo? Pag sinabi yung keep yourself tidy. So yun, dapat lagi ka malinis. May effort yun, di ba? Hindi ka magdudumi at lalaban mo yung dapat malaban. Kasi keep, pag sinabi yung keep, panatilihin. So kaya pag sinabi yung keep yourselves in the love of God, huwag mo nga hayaan na umalis ka dyan. Amen? Amen. Again, pag ligtas ka, ligtas ka. Pero sa ibang bati ng buhay mo, kung loko-loko ka, nagpabaya ka, anong gagawin sa'yo ng Diyos? Marami tayong example. Huwag nyo nang isama yung sarili nyo. Okay? Gusto mo ba ganun, Arnel? Pastor, sabi ng Bible, nakarinig ko kay Pastora, mahal tayo ng Diyos kahit anong mangyari. Basahin mo yung Bible, kung gano'ng karami dito yung nagpabaya, yung ano lang eh, yung prodigal son, di ba? Pumakain na ng ano, inaagawan niya na yung baboy. Hindi pa siya binigyan. Sobrang hirap mo nun. Hindi ka pinagpala nun. Amen? Amen. So, gusto niyo magpapala, hindi lang pera eh. Maayos na buhay. Masaya. Kung may pagsubok man, nalulutasan. Amen? Amen. Manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. Hindi masaya. Kahit yung mga lingkod na Diyos, may problema yan, maniwala kayo, pero parang wala nga eh. Basta parang wala kang problema, eh, magaling magdala ba, di ba? Tsaka blessing yun, amen? Sa biyaya ng Diyos, kahit ako ay, yun nga, ibang preacher, alam nyo, hirap na mag-preach. Pero mag-preach pa rin yun. Yan, si pastor dito nga, eh ganun ang Baptist eh. Hindi contento yun ang di sumisigaw. Kasi totoo to, kasi nakikita ko iba, kinaantok. Hindi pwede yun. Ibig sabihin, nandun yung passion niya. Ganun ang paglilingkod. At yung iba naman, para manatili nga sila sa kailan lang, nasal si mamayan, di ba? Kasi nga, yung isa, loko-loko eh.
Sinaraduhan pa naman. Eh, hindi naman niya kilala yun. Mas tinawanan pa. Ay, pambihira. Isip-isip ko na, huwag muna dyan si Mading, huwag muna dito. Okay sa akin yun, kasi hindi ko gustong yung iba dito ay. So, ganun yun. Gusto niyo ba kayo mag-exemption? Mahal ko to. Mapagalitan ko to, pero hindi nakikinig. Bahala na kayo. Gusto niyo ba yun? Ganun nangyari sa mga ani. Sa Diyos din. Nangyayari yun. Okay? So, keep yourself the love of God. Di po introduction pa lang po tayo. So, sana naintindihan natin. Lord, sorry po. Sana hindi tayo maging mayabang. Ang gusto ko, manatili ako dyan. Okay? Again, ang pinaka-picture natin madalas yung church. Pag wala ka na sa church, lokohin mo sarili mo. Nagbabasa ka pa ng Bible. Ewan ko sa'yo. Nagpe-pray ka pa ba? Wala ka nga sa church. Dagdaan ako dyan. Amen? Dagdaan ako dyan. Alam ko yan. Pag di na ako nag-church, medyo lumalayo ako sa Diyos, tapos mag-pray pa ako. Sana okay, maganda yun, ganun. Pero malabo yun. So again, love not the world. Wala pa po tayo sa points natin. Introduction lang na. Para mamaya, hapon, sinong wala dito mamaya hapon? Ha? Love not the world! Dito kayo mamaya, ha? Sige, kasi hindi pa tayo nakano eh. So, naitindihan natin, ito yung pag-ibig ng Diyos. Huwag kang aalis doon. Huwag mong mahalin yung kalaban ng Diyos. Amen? Amen. So, conclude natin mamaya nga po. Amen? So, let's pray, Lord. Maraming salamat. Napakalino, Panginoon, paulit-ulit. Doon minsan, parang magulang namin, ini-ignore namin. Alam namin, mahal kami ng magulang namin. Pero meron pa kaming ibang isip. Meron kaming ibang gusto din. So, I pray. Yung magulang naman sa mundo ay hindi naman perfect. But kayo po ay perfect. Kung sa inyo kami gusto, ay iniwala kami ito yung nakakabuti sa amin. At talagang nakakabuti sa amin. So, I pray, manatili kami sa inyong pag-ibig. At di na yung mahalin sa libutan. Kung ano man ang meron sa libutan, akala namin ay maganda, hindi ito maganda. Kung ito hindi nyo kalooban. So, I pray, Panginoon, maming hapon, tuloy namin ito, Lord. Kayo magpala, Lord, sa aming soul winning, sa choir, Panginoon, mga activities pa, Panginoon, mga kapahimahan mamaya. Sa holiday, Panginoon, kayo pong mag-ingat din sa bawat isa. Ay sa lahat po, nakabalik doon yung mga nakabalik. I pray na kayo pong magagabay sa amin, Panginoon. Kayo pong malalati. In Jesus' name we pray.